Pasigenyo, magandang araw sa pagpapatuloy ng pamamahagi ng Pamaskong Handog para sa mga Pasigenyo. Ang distribution team ay kasalukuyang umiikot sa Barangay Santa Lucia at ngayon ay nandito tayo hanggang sa may boundary ng Pasig at Kainta sa Tawi-Tawi at Rosario Village na mamahagi ngayon ang Team 10 at Team 11. Ang Team 10 sa pangunguna ni TL Romel De Mano at ang Team 11 na pinangungunahan naman ni TL Hernando 5. Ilang barangay na rin ang naikutan ng distribution team upang maipamahagi nga itong Pamaskong Handog para sa mga Pasigenyo. Nagsimula ito noong November 26, taong kasalukuyan, kung saan ang pinagbuhatan proper at ang buting ang pinuntahan. At sinunda naman ang San Joaquin, Bambang, Malinaw at ang pinagbuhatan Nagpayong area. Sa kasalukuyan ay atin ang nakikita na umiikot at nagbabahay-bahay ang Team 11. At mismong harapan ng bahay na nakandito ngayon ang TL ng Team 11 at kung saan kinukuha nila yung QR Pass o yung Pasig Pass para ma-scan yung QR code. Ilan sa mga paalaala na lagi natin binabanggit tuwing tayo ay naghahatid ng balita kaugnay sa Pamaskong Handog ay mula na rin sa Public Information Office ng Pasig, dapat nyo lamang pong ipakita yung inyong QR code o yung Pasig Pass tuwing darating ang distribution team sa inyong mga bahay. Pagkatapos po, ang distribution team naman, isa-scan ito. Pakita lang po kayo ng inyong proper identification at makukuha na ang inyong mga Pamaskong Handog. Isang QR pass po sa isang pamilya at isang Pamaskong Handog. Kaya't kung may tatlong pamilya sa isang bahay, tatlong QR pass at tatlong Pamaskong Handog naman ang inyong matatanggap. Ilan to? Isa pa to, no? Isa pa. Yan, okay na ha? Hoy! 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 Nasaan ang ID niya? At tulad ng inyong nakikita ngayon, isa-scan ang QR code at hinahanapan din ng ID o proof of identification tulad ng aking binanggit kanina. Para naman sa mga Pasigenyo na wala sa bahay, iniiwanan ito ng tinatawag na NA form ng distribution team kung saan ang mga hakbang o instruction para makuha ang inyong mga Pamaskong Handog ay nakalagay. Tuwing umaga ay pinupost ng Pasig PIO ang barangay na pupuntahan ng distribution team para sa Pamaskong Handog. At ayon sa ating nakuhang impormasyon, may 45 teams na umiikot ngayon sa Barangay Santa Lucia at ilan sa mga napuntahan na o tapos na yung Phase 5, ang Calios Compound, ang Armel ng MRV, ang Maxville 10 at ngayon nga ay nandito tayo sa Tawi-Tawi sa Barangay Santa Lucia. At atin munang kapanayamin ang nakatanggap na Pasigenyo ng kanilang Pamaskong Handog. Magandang araw po. Ay, hindi binasa yung isa mo. Ay, magandang araw po. Magandang araw po. Ilan yes, po itong una po yung Pamaskong Handog? Bali, tatlo po kasi tatlong pamilya po kami. Dito po kayo? Opo. Sa bahay na to. Ang yes, ano lang po yung inyong pinakita? QR pass lang po. Saka yung wala dito sa bahay, valid ID po. Valid ID din yes, po at yung QR pass. At yes, ano po pong masasabi ninyo sa maagang Pamaskong Handog mula sa lokal na pamilya? Nagpapasalamat po ako kay Mayor Bico Soto sa maagang Pamaskong Handog po. Ano po pangalan nila, ma'am? Rehina po, Rehina Gacho. Rehina. Thank you, ma'am Rehina. Night time po. Nagpapasalamat din po. Kay, masaya. Opo. Kinakabahan ako nga ako nakapasyan nila. Okay lang po yan. Pero, ano po pangalan nila? Clarita Bosto po. Sa inyo po, isa dahil isa. Kulang pa po na isa. Ay, kung yung na-scan yung isa. Opo, hindi lang po nabasa yung isa. Sa kukunin pa po nila yung isang scan. Opo. Okay, sige po. Maraming salamat po. Thank you. Opo. At ating nakapanayamang ilan sa mga Pasigenyo mula dito sa Barangay Santa Lucia na nakatanggap na nga ng kanilang mga Pamaskong Handog. At, thank you, Mayor. Sige po, sir. Thank you, Mayor Bico. Thank you sa Pamaskong Handog. Thank you. Pangalan po nila, sir? Renato Rivera. Maraming salamat, Sir Renato. Kasi, tais ka na lang ulit kasi.
Nga po ating nakapanayam ang ilang mga pasigyan nyo mula dito sa Barangay Santa Lucia na nakuha na yung kanilang Pamaskong Handog. Tulad ng binanggit kanina ng ating nakausap, kung ilan sila doon sa bahay, yun din yung bilang, o ilang pamilya sila doon sa bahay, yun din ang bilang ng Pamaskong Handog na kanilang natanggap. At ayon din sa kanya, ay pinakita lamang nila yung kanilang Pasig Pass o yung QR code at proof of identification at binigay na nga ang kanilang Pamaskong Handog. Sa ilang mga inihatid na rin nating balita kaugnay dito, ay meron din tayong separate o nakahiwalay na balita, mensahe mula sa alkalde na si Bico Soto kaugnay nga dito sa pamamahagi ng Pamaskong Handog. Mali! At subukan lang natin kuhanan din ng pahayag ang TL ng Team 11 na si Hernando Cinco. Magandang araw po, sir. Ay, yes, magandang araw po. Itong sa Santa Lucia, kahit hanggang dulo ay pinuntahan po talaga? Opo, ito po sa Santa Lucia, ngayon lang po nag-start ng Pamaskong Handog ngayong taon dito. So lahat po ng team, full force kami rito, yung team 1 to 45, andito po lahat. So yung assignment po namin, team 11, ito po tawi-tawi. Tapos after po nito, tutulong kami sa may Rosario Village kasi mahaba po yun. Yun ang instruction sa amin ng lead coordinator dito para matapos na yung Santa Lucia. TL, wala bang nagbago kapag walang tao, yung NA form pa din? Yes, para po doon sa mga iba na nangangamba o nag-aalala dahil wala sila nung araw ng bigayan ng Pamaskong Handog, huwag po kayong mag-alala kasi po ang bawat team po ay may kanya-kanyang NA form. Binibigay po yan, minsan ang ginagawa po ng team, pinagtatanong sa kapitbahay kung sino yung pangalan nung nakatira doon. Tapos iniiwan yan, pinapasok sa bahay nila sa ilalim ng pinto, iniiwan doon yung form. Yung form naman na po yun na iniwan, just follow instruction lang po. May instruction doon sa form na yon, mababasa ninyo. At andun din yung way kung paano nyo makiklaim yung ano nyo, yung Pamaskong Handog po ninyo. Sabi ng iba na hindi sila nakakuha ng NA form, meron po ba silang pwedeng gawin, puntahan? Sa makapag-umnayan? Pero ang ano po talaga namin is, dalaga lahat po talaga is may NA form. Dapat po talaga nagbibigay. Just in case po na hindi kayo nabigyan ng NA form, at for example, andito pa kami, andito pa yung mga distribution team, ibang ano. Ngayon po kasi, nasa ano kami, ang staging area namin is nasa Santa Lucia, Bliss. So, mayroon tayong mga focal person doon. Masasagot doon yung tanong nyo regarding doon sa, para malaman na rin kung sino yung team na nag-area doon at ba't hindi nagbigay ng form. Opo, para mabigyan sila. May gusto pa kayo idagdag, TL? Ang idadagdag ko lang po, sana po dito sa Barangay Santa Lucia, pakiantay na lang po sa bawat bahay ninyo yung distribution team. Huwag nyo pong sasalubungin. Huwag po kayong mag-alala dahil wala naman po kaming lalagpasan. Iniisa-isa po namin yan, sinusuyod. Hanggang sa matapos namin yung buong Santa Lucia. Sige okay. Po, salamat thank po. Thank you po. So much, TL. Okay po. At ating nakapanayam ang team leader ng Team 11 na si Hernando Cinco. Ilan sa kanyang mga binanggit ay yung mga paalaala sa mga Pasigueño na nag-aabang o nag-aantay sa kanilang Pamaskong Handog. Ang distribution team po mismo ay pupunta sa inyong mga kabahayan kaya hindi na kailangan na mag-antabay pa sa kalsada o sa labas dahil kakatukin po nilang inyong mga pinto at sila mismo ang maghahandog nito sa inyo. Pangalawa po, binanggit din niya ang kaugnay dito sa NA forms na iniiwan sa mga bahay na wala pong taong tatanggap ng Pamaskong Handog. At lapitan lang natin si Nanay, may sinasabi si Nanay. Salamat Mayor Bico, Soto, Congressman Romulo, Vice Mayor Jaworski, Dudot, no? Yan talagang ano, meron, the best. Nakuha niyo na po ba ang inyong Pamaskong Handog? Yung yan bag. Opo. Okay, so meron na tayo ng Chebuena? Meron na. Ano pong pangalan nila, Nay? Joy Samudio. Maraming salamat, Nay Joy. Salamat! At tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Team 10 at Team 11 sa Rosarioville at dito nga po sa boundary na ng Santa Lucia sa Tawi-Tawi.
Tulad ng ating binanggit dati sa nauna nating mga balita, kaugnay sa Pamaskong Handog, walang lalagpasan na barangay. Iikutin ang distribution team ang 30 barangay dito sa lungsod ng Pasig. Binanggit na natin kung ano-ano yung mga barangay na napuntahan na. At pasasalamat naman ang batid ng mga taga dito sa Barangay Santa Lucia. At mula dito sa Santa Lucia, ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.